Welcome once again guys in my YouTube channel. Today I'm going to teach you on how to check magnetron. This is the terminal and we have a two magnet here, the lower part and the upper part, and this is the radiator or the cooling fins. And inside this one guys is a filament. And here guys is the gasket, and this one is the antenna. Now if we're going to check this physically, just look for a crack, and we don't have see any defect of this. And once we're going to test this one guys, there must be a 0 ohms reading, so just set your multimeter to resistance reading and we're going to check. Okay, it's a 0 resistance. And if you want to look, this one is grounded, just connect the test board to the one terminal and to the body. Okay, it's not shorted. Again, it's not shorted, but take note guys, if this is defective, your fuse will blow. Para mag-check ng magnetron, ang magnetron guys is makikita natin na mayroon siyang physically defect. For example, sunog na itong kanyang antenna, at kung mayroong crack dito, meaning sira na siya. Pero dahil dito wala pa tayo nakikita, so ang gagawin natin dito, siya nga pala ito yung terminal, at ito yung dalawang magnet niya, at ito yung radiator o tinatawag na cooling fins, at sa loob nito nandito yung ating filament, at ito ang ating gasket, at ito naman ang kanyang antenna. So kung tetesterin natin ito guys, set nyo lang yung clameter sa resistant reading, at dapat ang read nito is 0. Ayan, 0 ohm siya. At kung maghahanap naman tayo ng short, kung ito ay shorted, ilagay nyo lang isa dyan at dito sa body. Ayan, hindi nagre-react ang ating multimeter. Ibig sabihin, okay pa ito. Kahit ilipat natin yan dito, ayan, hindi siya magre-react. Ngayon, how come that this magnetron blown up? Okay, here's are the don't and do's in order to protect this magnetron. Do not enter any object that magnetize. I'm gonna show you that this can is magnetized. See, the tip of this screwdriver have magnet, and okay, see, it's magnetized. Therefore, this one is not allowed to go inside in order for you to warm this milk. Okay, it's not proper. What are the things should go inside to be cooked? Okay, you can, if you want to cook something, this one allowed to go inside because this one is non-magnetized. It's an aluminum, and a porcelain also is allowed to go inside because porcelain is not magnetized. How about plastic? Can I put plastic inside? Can I put this bottle of water inside to make it warm? The answer is no. So do not let this bottled water to go inside in order to the water to get warm. And for towing purposes guys, this one have a towing purposes. If you want to defrost or tow something in plastic, you can put it inside, but do not put it to low setting and make sure it's only 2 minutes, otherwise the plastic will burn up and the liquid is scattered here. Okay, ano ba ang kailangan natin guys para maprotektahan natin ang ating microwave magnetron? Itong magnetron na to is mapaprotektahan natin
kung hindi tayo maglalagay ng mga metal na kinakapitan ng magnet. Hindi natin pwedeng ilagay ito dito at painitin natin. Ang pwede lang po natin ilagay is itong aluminum. Kung meron tayong ilalagay sa loob, pwede ito. Dahil ito ay hindi namamagnet. Meaning, ito ay aluminum. So, safe ito gamitin. Para, the moment na nag-engage na, na-ino na natin dito, at ito, naglagay tayo ng timer, nag-select tayo dito, sasabog ito, guys. Sasabog ito. Kung ang ilalagay natin is metal. Okay? Ano pa ang pwede natin gamitin? Ito, porcelain. Malamig na yung kape mo. Gusto mong painitin. Pasok mo sa loob. Yan. Ilagay mo sa 2 minutes. Ilagay mo sa low o kaya sa medium. O kaya sa high. Medium high. And then, kunin mo na. Magkape ka na. So, yun ang ganun natin siya ingatan para hindi sumabog ito. It costs 1,200 sa Philippine peso. So, medyo mabigat sa bulsa. Plus labor charge. Kung kayong gagawa, kung kaya nyo, gawin nyo. So, ganun ang gagawin natin, guys, para mag-protect natin. So, ang magnetron ay meron siyang magnet. Okay? The moment na inon natin ito, inon natin, is, pag ang nailagay natin, ito, on the spot, boom, sasabog yan. Okay? Sasabog. If you have question, guys, just comment down. And if you're new to my channel, please subscribe and click the notification bell so you'll be updated just in case I upload video. Thanks for watching. Until then, goodbye.